ay walang kilala. Walang kilala, oo. Diba? So, minsan ganun kasi ang Pilipino talaga. Kasi makapasok kasi pamilya lang nila, home lang nila yung ano, yung kaysa mga kakilala nila. Babe, pag ikaw ang kami may kakilala mo, bawo dyan, oh, sigurado ka, sigurado may lupa ka, may bahay ka. Ay, totoo yun. Kasi nung nga nakita ko nga nagpirma nga sila, nakalagay not for sale. Official nga talaga yun. Oo, kasi not for sale. Official talaga. Saan ko nagaling? Sabi niya, binigay po, may dinyo ko kami sa loob ng katrabaho. So ayan po, mga taga-init, si ano, panawagan po natin na hindi dapat ganon porque may kamag-anak. Di ba humingi sa wala na po, nagtulad po yung kaysa. Mayroon pang form sila na pinirmahan, puro mali-mali pa eh. Pwede nilang palitan yung form. Kasi may extra sila. Galing, ano? Extra sila. Ibig sabihin, ma'am, pag may kilala ka sa loob ng NHC, madali ka maka-avail sa mga offer ng gobyerno. Ayan. So, dapat po mapansin ito ng ating pamahalaan at yung suriin ano, ng mga NHC. Kung talaga naman ay pag ganitong palakasan, kalakaran, walang mangyayari sa buhay ng Pilipino, no? O sino lang yung may kamag-anak sa NHC, yun lang magkakaroon ng bahay. Yung lupa na, na 30 lupa, madadagdag yun, magiging 31 na yun. Oo. Ibig sabihin nyo, pre, hindi siya abang, lupang na yun. Pwede nila yung paupahan. Oo, totoo. So si ate, taga Sampaya si ate? Taga saan ka ate? Saan sa Nubalinsis? Ano, Balinsis? Isa ka din dito na... Ano mga nakalipa-upa natin? Kasi maliit lang po eh. Oo. Ngayon ba? Sa kwarto lang. At saka kami sa ako po nandiyan, nasa sala lang na katulong. Yung upa mo, bahay, bahay, kuryente. Kung iba yung... So, malaking bagay kung sakasakali makakuha ka sa sinasabi na pabahay ng ating gobyerno. Oo, malaking bagay talaga. Kasi nga eh, siyempre, may ano yan eh, may bayad daw yung ano, yung tutulungan ka sa pagpabayad kanina. Ah, kaya naging 200 na lang daw yung 200 na lang daw yung ano, yung monthly. Ay, so, malaking bagay talaga. Yung 200 na monthly, mas malaking bagay yan kaysa 3-5, no? Hmm. Eh, kunanin, tapos kuryente pa, 500. Hmm. Tubig pa, oh, 500. Eh, naging 4-5 na yung ano. Minsan yung kuryente mo, 1,000 pa. Oo, oh, tipid-tipid pa yung kung sakali-sakali maka-500 ka lang. Oo, di wala na. Ma'am, may tatanong, kung sakali kayo, itaho kayo nabigyan ng lupa, kayo ba mamahalin nyo yung bahay na binigay sa inyo? Kasi mga iba ho dyan, binigyan na, ang ginagawa po, binibenta pa nila. Kayo ba, kung sakali kayo mabigyan, ang mga... Hindi po yung maganda na ibibinta mo. Siyempre, ayusin mo, kasi binigyan ka. Bigyan mo ng halaga. Gagawa ka ng paraan para mag-stay ka dyan. Oo, gagawa ka ng paraan. Magtinda-tinda ka kung ano gulay, kung ano naman yung itinda mo. Para mabuhay ka. Oo. Diskarte lang yan. Kung libre ka na nga, ay kunti lang yung babayaran mo. Tapos hindi mo pa madiskarte yun. Diskarte lang yan. Kung kasi meron iba diba inuwanan. Inibinta pa. Inibinta pa. Yan, marami dito. Saka ano, saan nyo ba nalaman na meron dito? Doon po ni ate ay talaga yung ibang nabigyan na ng mga sa administrasyon ng pabahay ay mayroon na binibinta pa at nandito na naman yun. Po ipila parang ginagawang negosyo ang ganitong talakaran ng ating gobyerno, pinagsasamantalaan. Ano? So, sana nga hindi naman ganito, ano. Yan, so maraming tao pa hanggang ngayon na talagang nagsisiksikan pa sa gitna ng ating official office of the President National Housing Authority sa Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Yan. Hindi pa mahulugan ng karayom, ano, yung ating pila ngayon. Bagto sinabihan na ito na talagang pauwiin na at mag-update na lang sa official page ng NHC, ano.
Pero siyempre itong ating mga kababayan, nagbabaka sakali pa rin na magbago yung isip ng ating mga officialis ng ating NHA. Dahil sayang naman yung kanilang pagpunta dito. Sila ay naglaan ng oras at panahon, pagod, puyat at pira. Tapos uuwi lang ng baliwala. Kaya ayan, nagbabaka sakali yung ating pa rin mga kababayan na nandirito para ng sagayoy. Kahit pa paano magkaroon ng kunting pag-asa sa kanilang inaasam na magkakaroon ng sariling tahanan o sariling bahay. So yung ating mga officialis ng init, siya yan, nag-kwana para sa kanilang trabaho. Tapos na po ang kanilang flag ceremony. No? Yan, nasa loob. Yan, so parang napakadaming tao dito ngayon. No? Tatag ko yan. Yan, si Kuya na nakapila. Kuya, ano ba kayo ba yung nakapila? Hindi, pila ka pa kayo. Yan, ang ganda po yan, no? Grabe, at ngayon, nandito na naman. O, pakinggan na naman natin. Meron na naman pupunta na taga-NHC official, no? Ayan, o, may dalang papel. Ayan, o. Gagamit ng kwan. Bigapon. Makinig, mga kapatid. Kawawa naman yung may mga bata, matatanda. Pakinggan po natin yung announcement at huwag po tayong magsabay-sabay na nagsasalita para maging malinaw po ang lahat. Ito po ang nakalagay. Sige. Ibigay po sa inyo yung tarpaulin. Ito po ay kukwesto. Pero habang inaantay po natin yung tarpaulin, ito muna po yung naka-obte. Ma'am Au, pakibasa. Ma'am. Ano mo na ma'am? Ma'am, sabi mo na po. Okay, ano siya? Bahayag ng National Housing Authority. Tahimik muna po. Okay, makinig po ang lahat. Pag may nag-iingay, tabikin nyo yung katabi nyo. Wala na po tayong boses at wala na po tayong paraan para maipaliwanag sa inyo to. Bukod sa aplikasyon ng abot kayang pabahay. Ang mandato ng National Housing Authority ay gumawa ng dekalidad at abot kayang pabahay para sa mga sumusunod. Pakicheck nyo po kung nandito kayo. Una, informal settler families. Okay. Mga naninirahan sa mapapanganib na lugar gaya ng waterways, daanan ng tren, mga natamaan ng proyekto ng gobyerno. Ayan. Number 3, pamilyang apektado ng desisyon ng Korte Suprema bukod sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig, sabi natin kanina, waterways, no? Patungong Manila Bay. At, ano pang pang-apat? Mga nasalanta ng kalamidad at sakuna. Ayan. Andun po ba kayo sa apat na nabanggit? Yes! Okay, ito po ang susunod na ibigay namin ng instruction. Pakipag-ugnayan po ang NHA sa mga lokal na pamahalaan, yung pong mga LGU kung saan kayo nakatira. Meron po ditong nasa malayong lugar ng Cavite. Tama, no? May taga-Cavite, may taga-Rizal. Ayan. Meron po tayong pakipag-ugnayan na ginawa sa mga lokal. Ang karabihan po dyan ay yung kung saan kayo napapabilang. Upang matukoy ang mga kwalifikadong beneficiaryo para sa hindi po libre, kundi murang pabahay, affordable. Kaya po natin sa mga kaparehas nating maliliit lang ang sweldo. Sa mga susunod na araw, sabi natin kanina, maglalabas po ang
NHA. No. Nang mas pinaikling proseso, pinamadaling proseso. Sino po ba dito ang nakaalam na 3 linggo na po natin ginagawa ang pagkuha ng mga aplikasyon? Okay, karamihan po sa inyo, in-invite na ng mga nauna. Opo. May mga nauna na po. Opo. Sa mga nauna po ngayon, nakaramdam po sila ng gutom, hirap na pagbibiyahe, nila malalayo pa sila. Karamihan po sa kanila may mga anak, may mga mananay, may mga tatay na nandito po. Sobra ng tatanda, pero kasama pa nila sa nag-a-apply. Lahat pong ito ay nakita po ni NHA. Gagawin po namin ang pinakamadaling proseso kung saan hindi nyo na po kailangan pitpitin ang mga anak nyo, ang inyong mga magulang, lalo na yung mga PWD na pilit po natin isinasama. Paano po ba gagawin nyo ni NHA? Parte po ang araw na ito sa umpisa ng pagre-repaso ng sistema ng pag-a-apply ng bahay. Pabayaan nyo po kaming pag-utap-utap po na po ngayon sa konti po ng mga staff na tumutulong at nag-aagapay sa inyo. Araw-araw po yun, 3 linggo. Pero hindi nyo po nakitaan ng kahit na anong pangit na pag-uugali ang mga staff. Parehas nyo po kami. Gusto po namin makapagbigay ng serbisyo na matutuwa rin po kayo. Sana po maintindihan nyo po ngayon ang sitwasyon namin. Kanina pa po ako, umaga, nasabi, ilan na po sa inyo ang sumunod, umuwi ng bahay, at nasabi nga po namin, makipag-ugnayan po sa inyong mga residents kung saan po kayo nandoon. No, yung mga project offices po ni NHA. Pero yung iba po, sabi, ma'am, baka meron po kayong Facebook page. Meron po. Naka-announce po doon yung mga gaganapin sa mga susunod na mga araw. National Housing Authority. May mga nanay at tatay tayo na hindi nakakaintindi tungkol sa paggamit ng Facebook page. Ang mga anak po ninyo, kapitbahay na nangangailangan, no, nakakakulong. Hanapin niyo po sila para maka-access po kayo sa nasabing page at malaman natin ano-ano na nga ba talaga yung gagawin namin para sa mga susunod pang araw. Ililinaw din po ng NHA na walang sino man na nabasa na makipag-usap o pagproseso ng aplikasyon para sa libreng pabahay at humingi ng anumang kapalit. Wala pong bayad yung application nyo. Ho! Huwag po kayo magpabiktima doon sa mga taong hindi nakakaramdam ng awa sa mga kapwa nila nangangailangan. Huwag po. Ibigay niyo po sa amin ang pangalan nitong mga taong to. Kami po ang magbibigay ng aksyon para po matigil na ang pananampala sa mga pagbibigay ng samantala sa atin. Habang kinakausap niyo po yan, habang ine-entertain niyo po sila na sinasabi sa inyo mas mabilis kayo magkakaroon ng bahay, lalo niyo pong isipin, bakit kaya siya nanloloko? Diba? Meron na kayang bahay itong taon to na patuloy na nagsasalbahe sa kapwa niya. Ibigay niyo po sa amin ang kanyang pangalan at kasama po sila sa magbibigyan natin ng karampatang aksyon ng NHA para sa mga taong ito. At kung nandito ka man ngayon, sana naman po tama na matuto ka namang makiramay sa hirap ng mga taong ito. Huwag po natin silang pagsamantalahan. Okay po ba yun? Sabihin niyo po sa amin kung sino po sila. Ngayon dito, sabi na po natin, paulit-ulit po sasabihin ngayon, pansamantala po naming pinapahinto ang pagbibigay ng walk-in application. Ibig sabihin, yung pagpasok niyo po sa premise ng NHA, yung pag-aabot po sa inyo ng application form, hindi na po muna natin ito gagawin ngayon sa araw na ito. At makipag-ugnayan po kayo doon sa ating Facebook page. Paliwanag pong nandun po yun. National Housing Authority. Hanapin niyo po yun at nandun po ang mga impormasyon na dapat niyong gawin. Kung ano man po ang nalaman niyo, ipagbigay alam niyo to sa inyong mga kapitbahay, kamag-anak, mga kasama niyo po sa trabaho para po hindi
siya magagastusan at mapipirmi siya sa pag-a-absent sa kanilang mga award. Doon naman po sa may mga bata, pwede na po tayo magsabi na sa bahay po, doon po tayo makikibalita kung ano po yung mga susunod na hamang ng National Housing Authority. Okay. Ngayon po, after po ng masabi ko to sa inyo, siguro doon naman din po ng management dahil hindi po kayo mag-inipan, hindi po kayo magkakaroon ng mga pagsasamantala. Kaya po patuloy po ang pagsasabi namin na magsituwi na po sana ang bawat isa. Makinig po sa informasyon under the National Housing Authority Facebook page at makibalita po sa mga susunod na kaganapan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at pakikinig sa mga patuloy na nagmamalasakit sa kapwa nila. Tuloy lang po natin ito. Sana po makatulong namin kayo para po masabi dito sa mga taong ito ang tunay na kaganapan ngayon sa National Housing Authority. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating yan, siguro uuwi na itong mga to. Bigyan na sila ng kalinawan mga kababayan. So yan, God bless at ingat po.